Nagkakilala kami kanina. Bistado na kita. Hello? Madas po si Vina. Bilis mo ah. Anong ginawa mo sa auto mo? Pinalipad mo? Mana madali, iwan niyo muna kami. Sa pamangkin ng katulong niya. I suppose so. Posible naman atang hindi niya alam yung may ibang makapira sa kanya, di ba? Pero alam mo, Clarice, hindi ko maisip. She really looks so familiar. Pero hindi ko lang talaga alam kung saan ko siya nakita. Pero ang alam ko, nakita ko na yung babae niya. Sabihin ko naman talaga sa'yo ito eh. Si Helene. Si Helene, kababata ako. High school pa lang girlfriend ko na siya. Hindi ko lang nasabi sa ito kasi... kasi natatakot ako. Bakit nagpapaliwanag ka? Hindi naman ako nagtatanong. Ang gusto ko lang, huwag mo na sanang kinukulit yung tukol sa pagkatao ko. Kasi lahat naman tayo may tinatago eh. Yung lang. Pero hindi. I really wanna cut clean. Josephine, kahit ano ang mangyari, gagawin ko naman talaga ito eh. Pakikipag-iwalay talaga ako kay Helene. Baka akala mo lang yun. Marami naman magkakamukha eh. Ano ba itsura ng babaeng yun? Mestiza. Ay, hindi. Maputla. And you allowed her to stay in your boyfriend's house? Hello, baka matay pa ni Homer yun ah. Pamangkin ng katulong yan, Clarice. Hindi cheap si Homer para pumata sa babaeng ganun. Nako, pare-pareho lang ang mga lalaki, edukado man o hindi. Pag may nakita silang magandang babae, nawawala ng pinag-aralan at feeling nila. Pwedeng hindi siya ipagpalit sa'yo ni Homer, pero he can always make the game, di ba? Gaya ng ginawa niyo ni Greg. O, di ba, friend natin ni Homer si Greg, pero pinatos ka niya, kaya mag-ingat ka sa babae yun. Baka matukso dyan ang boyfriend mo. Bakit ka makikipag-iwalay? Kasi seryoso ako sa'yo. Kahit ayaw mo sa akin. Huwag kang engot! Bakit? Huwag kang gawin yan! Bakit hindi? Pag ginawa mo yan, talagang lalayas ako dito. Hindi, sandali, sandali! Bakit ka lalayas? Dahil kahit makipag-iwalay ka kay Helene, hindi ako mapapasayo. Kaya huwag mong sirayin ang buhay niyong dalawa ng dahil sa akin. Dahil kapag ginawa mo talaga yan, hindi na ako magpapakita sa'yo. Mahal kita, di kita yayakapin. Tsaka, iiwasan kita. At mo naman ako iiwasan? Ngayon, hindi ako pwede magmahal. At kahit kailan, hindi ako mahihintap sa'yo.
naman. Ay, manok, manok! Ay, manok! Ay, ano ba? Ano ba naman yan, Homer? Pwede mo magtanong sa'yo. San? Magtatanong ka lang, nanggugulat ka pa. Pwede ba? Ano ba yon? Ano bang pwede maging dahilan ng isang babae para pigilan niya yung sarili niya magmahal? Marami. Unang-una, ang babaeng pinipigilan ng sarili niya na magmahal ay nasaktan ng sobra. Minsan ay nagmahal, nasugatan, kaya ayaw na magmahal. So, hindi na siya pwede magmahal ulit? Pwede. Pwede magmahal ulit. Pero kailangan niya munang gamutin ang sugat niya. At habang inaayos niya ang sarili niya, maaaring marami siyang masaktan. Rado? Asan ka, Proserpina? Bakit pinagtataguan mo ako? Are you sure ayaw mo sumama? Dahil pwede ka naman namin sunduin ng Tita Galatea mo. Hindi na. Ma, wag na, wag na. Oo, okay lang yun. Hindi na bale. Yeah. Oo, sige. Kamusta inyo na lang kay Aris? Okay? Oo, sige. Okay, Mama. Bye-bye. Galatea? Vamos! Dami. Sir. Ito ha. Punta ka ng opisina. Opa. Usapin mo si Maris. Opa. Sabihin mo sa kanya na may sakit ako. Opa. So, sabihin mo, cancelin niya lahat ng meetings ko for today. Alright? Okay, sir. Ala ka na. Akong bahala. Gagalingan ko, arte. Okay. Thank you, sir. Sige. Nagkasawa dyan? Hindi, no. Favorito ko to eh. Bagay, mukha namang masarap. Gusto mo kumain? Ay, no. Sige, suka ka. Harap ng luto mo dito, ah. Tapos, ano mong kwento mo sa akin? Tapos, ano mong kwento mo sa akin? Sige, sa kusina na muna ako. Hindi! Diyan ka lang. Hindi, sabi mo ako. Upo ka dyan, upo ka dyan. Happy, I'm happy. Ah, wala akong tubig, ha? Hindi, ka lang. Hindi, ko akong tubig. Sige na, please. Ito ka na lang. Huwag mo na siyang tawagin, ha? Proserpina, mas sunog na kasi sunog. Niluluto ko. Ay, ay! Huwag mo na siyang tawagin. Labo naman, oh. Dadaldalan kaya kami. Pinaalis ko talaga siya. Para magbigay ko sa'yo ito. Ay, yan. Huwag mo binibigay niya. Ibigyan kita ng bulaklak para malaman mo kung gaano ka ka-importante sa akin. Tulad ng mga bulaklak na ito, gusto ko malaman mo na dapat ka rin alagaan. Bakit? Hindi ako may isa bulaklak eh. Hindi ko gusto yan. Saan ba nakain mo? Kukumpara mo ko sa bulaklak na yan. So, Sir Fina, gusto kong malaman mo na hindi ako tulad ng ibang lalaki. Hindi kita sasaktan. Hindi kita paiiyakin. Ba? Eh, bakit naman ako iiyak sa'yo? Yan. Inumin mo yung gamot ko para sabay tayo gumalik. Sige na. Ayan. Inumin mo. Alam mo, kayo talaga mayayaman. Dami yung ilusyon. Basta ako yung sa ilusyon ko. Kumain ng fried chicken. Chicken. Strict na naman dito. Dadalaw lang tayo. Kailangan may permiso pa. Ma! Oh! Uy! Tita! Kamusta na? Ma! Kamusta na ang bunso mo? Ma, I'm fine. Tita! Ma, halika. Doon tayo. Oh, sige. Saan? Tara. Tara, kain muna tayo sa kandil. Oo na. Ito na. Let's go. Let's go. Tara.
Maris. Yes, sir. Ligay mo na sa aking mga dokumento kailangan ko pirma. Sir, pinadala ko na ako sa driver niyo. Bakit ko kayo pumasok, sir? Akala ko ba may sakit? Mukha ba ako may sakit? Wala ako sakit. Ngayon, tawagan niyo yung driver ko. Sabi mo bumalik dito. At ihatid ako kung saan man yung meeting ko. Saan nga ba yung meeting ko? Payampaya talaga sa akin. Anong kala niya? Tatagapit yung bulaklak na binibigay niya. Baka sa kanya yun. Sobra ka naman. Kaya pala umalis si sir. So, amin umalis? Loko nga yun, ba't ako iniwan nun? Sir, kinasal po namin kasi alam po namin may sakit kayo. Tapos nandito na ako ngayon. Now, call all the department heads and tell them I'm on my way. Now! Naalala ko na kung saan ko nakita yung babaeng sa bahay ni Homer. Yung popo? Hindi. Yung babaeng nakatira sa bahay ni Homer. Eh, ano naman gusto mong gawin niya? Eh, insulto mo nga, di ba? Ikaw talaga? Hoy, alam mo bang ilang araw nandito po papasok, sir, para sa'yo? Tapos, ganyan lang gagawin mo? Nakakaloka ka? Pwede bang pakuha ng telepono ko sa taas? Pwede. Naks. Good morning. Nasa lang ating advertising at promotions head. Sir, maaga mo na si Vivian eh. Hindi siya makakabalik agad kasi mayroon pa siya isipang ka-meeting. Ganun ba? Pero sabi niya, tatawag agad siya to be for report. Good. So how's our marketing proposal over there? Buti ko na rin siya masagasaan sa village ni Homer. Teka, akala ko baka rarating mo yun. Hindi. Siya yung nakaaway ko. Kung ganun, nagsisinungaling yung maid ni Homer. Matagal na dito yung pamangkin niya. Kung pamangkin natin. So, kung malaman ko sino talaga yung babae, pupunta tayo sa bahay niya. Parang pumayat ka yata, Aris. Tita, alam mo naman dito sa amin, kulang sa tulog. Alas 5 pa lang kailangan na namin gumising. Oh, sobra naman sila. Disiplina at sakripisyo yan para sa mga seminarista. Pero maliit na bagay lang yan kung ang kapalit naman nito ay ang pagpapari ng aking bunso. Huwag mo kong bibiguin, Aris, ha? Ay, huwag, ma. Tsaka, gusto ko rin naman yung ginagawa ko, eh. That's why I'm so proud of you. Kayong dalawa ng Kuya Homer mo, ipinagmamalaki ko kayo. Excuse me, baka si Vivian yan? Lagi ko sa speakerphone para marinig natin lahat. Hello? Hello, Vivian. Naririnig ka ni Boss Homer. Ano yung report mo? Hoy, Homer. Nandyan ka ba? Naririnig mo ba ako? Ako si Yolanda. Pwede bang makipag... S.O.P. sa'yo? Madali lang, S.O.P. Hello? Hello, Prosofina? Prosofina? Di ako yun, ha? Ako nga si Yolanda. Game ka na? Proserfina, alam kong ikaw yan, ha? Ano ka ba? Huwag mo yung ginuguro dito na meeting ako. Kung ayaw mong gulin kita, umuwi ka na. Dahil bagot na ako dito sa balay mo. At gusto ko, ngayon na. Dahil kung hindi, aawayin mo kita. Sige. Pupunta na ako dyan. Okay. Guys, sorry, I have to go. I have an emergency at home. Okay. Sorry, salamat. Madel! 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 Ay! Hello po, Mami. Hello. Asan yung pamangkin mo? Pamangkin ko? Yung pamangkin mong nasa isang hilaw, nasan siya? Gusto ko siya makausap. Asan yung Madel? Yung babae! Bilis! Labas mo! Wala siya dito. Umalis na siya. Akala ko ba pilay yun? Paano nakaalis? Asan yun? Bakit nakangiti ka?
ano yan? Ayan, oh. Nakangiti ka? Eh, bakit ka nakangiti? Pero tutuwa lang ako. Tutuwa ako dahil niyaya mo ako lumabas ngayon. Eh, kasi akala ko naman buong buhay mo lang. Wag ka muna baka siguro. Kasi hindi ko alam kung mag-uusok ang pagdadalan mo sa akin. Baka wadawin kita. Off. Sigurado ako. Sigurado ako magugusto ako dito. Umuwi na siya sa probinsya. Kaya hindi nyo na siya makakausap. She's gone. For good. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo at hindi mo ako kabiruan. Nasaan siya? Asan si Homer? Asan si Homer? Ay, wala ko siya dito. Malis na siya. Oo, wala. Bakit ba lagi wala si Homer? Ano ba pinagkakabala ng lalaki yun? Halaga, Adrian? May ka-SOP si Sir? Aba, pati nga kami sa meeting na siya. Mabiro mo. Anong malalas kong bagay pinagasabi ng babaeng kausap na yung ka-SOP niya? May kulo pa lang tinatago itong si Sir. Akala ko ba naman mabait? Yung pala, may babae. Anong babae? Sinong babae ng anak ko? Eh, ito sigurado ako kung gusto ka mo rito. Makatingay dito. Ang nga tayo makakapunta doon. Anong pinag-uusapan ninyo? Sinong babae ng anak ko? Ma'am, wala ho yun. Baka ako nagkamali lang kayo ng dinin. Don't you dare lie to me! If you still want to work in my company, magtapat kayo. Iatras mo. Iatras mo. Ha? Iatras mo. Bakit? Basta iatras mo! Iatras! Oh, ay! Sino mga ako ba? Ha? Bisan mo! Bako! Josefina! Tara mo ng kotse! Namin kilala eh. Basta bigla lang pong tumawag yung babae, kaya hindi po namin sure kung meron silang relasyon ni Boss Homer. At ang kapal ng mukha ninyo, dito pa kayo nag-chichismisan? Get out! Alam kong kayo na mo pa gusto magtanong pero pinipigilan mo. Sunurin ka talaga. Ayoko lang kasi na... na magalit ka. Baka kasi iwan mo ako ulit eh. Sirado yun. Yun ang pangalan niya. Ex-boyfriend siya. Katulad mo rin siya. Mabait, masunurin, mapagmahal sa magulang. Pero ayoko nang ginagawa niya sa akin. May I ask why? Ayoko na inaalagaan niya ako na parang basong babasagin. Ayoko na ini-schedule niya yung buhay ko. Nahihirapan ako. Dahil sobrang mahal na mahal niya ako, nasasakal ako. Hindi mo ako matatakasan, Josefina. Kahit saan ka magpunta, mukha ko makikita mo! Kaya isang araw, iwanan ko na lang siya. Bigla na lang ako nawala. Kaya ka ba niya hinahabol? Oo. Dahil sobrang pagmamahal niya, ayaw niya ako mawala sa paningin niya.